Welcome po sa part 20 ng ating Mitsubishi PLC GX Works 2 tutorial. Ang topic natin ay tungkol sa analog to digital conversion gamit ang FX2N 4AD na special function block or analog input module. So, ito po ang ating FX2N 4AD na special function block para mag-receive ng analog signal mula sa ating mga transducer at i-convert into digital output na siya namang ipaprocess ng ating PLC. So, ano ang tinatawag na analog to digital conversion? Sa process control system, karamihan sa mga input signal ay galing sa analog type devices or transducers. Ang transducers ay ginagamit para mag-provide ng voltage or current signal proportional sa measured value kagaya ng temperature, pressure, level, flow, mass, linear or angular movement at iba pa. So, sa example graphics na ito, makikita natin na meron tayong monitoring para sa percent opening ng valve. So, ito ay isang halimbawa ng angular movement. So, merong itong potentiometer ang ating valve na siya namang proportional sa opening ng valve. So, ito yung magbabato ng analog signal papunta sa ating PLC. So, dito meron tayong flow meter. So, ito naman, dito natin makikita kung ilan ang flow ng ating system. So, ito ay pupunta rin sa ating PLC. Then, meron tayong monitoring ng speed ng ating mga pumps. So, analog input, analog or analog output galing sa ating variable frequency drive. Then, meron tayong temperature monitoring. So, meron tayong temperature transmitter para malaman natin yung ating temperature ng system, flow rate at level. So, lahat ito ay mga transmitter. So, ang output nito ay analog na siyang magiging input ng ating PLC. So, sa HVAC system naman, meron tayong mga temperature transducer. Meron tayong feedback galing sa valve. So, malalaman natin kung ilan ang opening ng ating valve. At dito naman, meron tayong damper position. Ito naman ay feedback galing sa damper actuator. So, lahat ito, katulad ng industrial process control, ito ay merong analog output na siyang magiging input sa ating PLC. So, sa ating analog input module na gagamitin, yung FX2N 4AD, meron tayong tatlong klase ng analog input na pwedeng pagpilian. So, meron tayong negative 10 volts to positive 10 volts, 4 milliamp to 20 milliamps, negative 20 milliamps to positive 20 milliamps. So, depende sa ating configuration sa PLC kung alin ang ating gustong input na gagamitin. So, ang scaling nito, halimbawa ay 0 to 10 volts. So, 0, meron tayong digital output na 0.
0 volts or digital output na 0. So na pag na-reach natin ang positive 10 volts, ang ating digital output ay 2000 engineering units. So ito yung babasahin ng PLC, itong unit na ito, hindi ang analog value na ito. So yun ang role ng analog to digital converter or yung analog input module. Yung analog input natin ay kanyang i-convert into digital units. So halimbawa, meron tayong negative value na analog negative 10 volts. So ang kanyang digital output ay negative 2000 engineering units. Sa current input naman, halimbawa sa 4 milliamps, yung 4 milliamps natin ay 0 digital output. Sa 20 milliamps naman, ang kanyang value ay 1000 digital outputs or engineering units. So ang ating relationship ng digital output saka analog input ay linear. Okay? So ganun din sa negative 20 milliamps to 20 milliamps. So halimbawa, kung dito sa voltage input, meron tayong 5 volts na input, ang magiging value ng ating digital output ay 1000 engineering units. So ito ay nasiset natin sa ating PLC kung ano yung gusto nating analog input na gagamitin. So sa loob ng analog to digital converter, meron tayong tinatawag na buffer memories. So sa buffer memories na ito, dito natin i-store ay yung mga data na galing sa PLC or galing naman dito yung mga data na or galing sa PLC, dito natin ilalagay. So yung merong asterisk na mga number, ito yung gagamitin natin para sa memory locations na isusulat natin galing sa PLC papunta sa ating analog to digital converter. So bali ito yung mga settings. So yung kung ano yung input na gusto natin, dito natin isiset. Halimbawa sa BFM number 0, ito yung channel selection. Sa BFM number 1 to 4 naman, dito naman natin isiset kung ilang samples ang gusto natin para sa average result na kinakailangan. So from channel 1 to channel 4. Sa number 20, ito yung pag setting ng offset saka gain, yung 20, 21 hanggang sa 24. Ito namang walang asterisk na mga buffer memory areas. Halimbawa, galing sa number 5 to number 8, ito yung mga buffer memories na naglalaman ng average input values, kung saan ang computed na average input values natin mula sa mga samples na in-enter natin para sa particular na channel. So galing dito, ito naman yung papasok natin ngayon sa PLC. Ito naman ngayon yung babasahin niya ngayon, yung ating input values na average. BFN number 9 to 12, ito yung present value. So kung ano yung present value ng ating analog input, ito yung kanyang itatransfer papunta sa PLC. So BFN number 29, ito yung error status ng
ng analog to digital converter. So kung meron tayong error sa ating EDC, malalaman natin sa PLC. At ang number 30, ito yung identification code ng ating analog to digital converter. Bawat special function block ng Mitsubishi PLC merong iba't ibang identification code. So pwede natin itong iset para i-identify ng ating program kung tama yung module na ginamit natin. So sa pag-set ng ating analog input sa mga channels, meron tayong apat na channel. So sa ating BFM memory number 0, isiset natin yung apat na characters na ito. So ang first character sa mula sa least significant bit, ito yung channel 1. So kasunod nito channel 2, ito naman channel 3, saka ito yung channel 4. So para ma-set ito, yung bawat character na ito, meron tayong mga preset na value dito. So pag sinet natin sa 0, ito yung preset range na negative 10 volts to positive 10 volts. Pag preset natin sa 1, ito ang 4 milliamp to 20 milliamps. Yung number 2 na value naman, ito yung preset range na negative 20 milliamps to positive 20 milliamps. At ang number 3 naman, ito yung channel off. Ibig sabihin, naka-off ang channel. So kapag itong tatlong value na ito ay na-set natin sa characters natin dito, ibig sabihin naka-on ang ating channel na yon. At depende sa number na ito kung ano yung ating analog input. So halimbawa, it's hexadecimal number 3310. So ibig sabihin yung channel 1, ang kanyang preset range ay negative 10 volts to positive 10 volts dahil 0 ang ating value. Yung second digit naman, yung second channel naman, nakaset tayo sa 1. Ibig sabihin, ang kanyang analog input ay positive 4 milliamp to 20 milliamps. So yung ating third to fourth na character, ito yung ating channel 3 tsaka channel 4. Ito ay naka-off. Ibig sabihin, dalawa lang na channel ang gagamitin dito. Isang negative 10 volts to positive 10 volts saka isang 4 milliamp to 20 milliamps. Sa BFM number 29 naman, para malaman yung status, ang error status ng ating analog to digital converter, kailan natin mag-set ng bit devices. So meron tayong 7 na kailangang bit devices mula sa 0 hanggang 12. So yung bit 0, ito yung error. So kung alin man sa tatlong bit na ito ay mag-activate, ang B0 natin ay mag-activate. So yung first bit ay offset gain error. Ang B2, power source abnormality. Halimbawa, nagkaroon ng power supply sa failure sa ating ADC. So ito yung mga error na pwede nating malaman pag nakaset ang mga bits na ito. So ang identification code natin ay makikita natin sa BFM number 30.
So sa FX2N480, ang ating identification code ay K2010. So paano natin may program ang ADC, ang ating analog to digital conversion? So para may program natin, kailangan natin gamitin ang to at saka ang from instruction para sa pag-transfer ng information between PLC and ADC. So dito makikita natin na meron tayong from at saka to na instruction. So ang to instruction ay ginagamit sa pag-transfer ng setup information papunta sa ADC. Ang from instruction naman ay ginagamit sa pag-transfer ng converted digital value galing ADC papunta sa PLC. Pati ang status ng ADC, halimbawa kung meron itong error. So sa example natin, meron tayong 2 na instruction. So ang first digit or ang first device sa ating 2 instruction, ito yung block location. So sa pag-identify ng block location, ito yung ibig sabihin nito, kung pang ilang device nandoon ang ating special function block mula sa ating PLC. So halimbawa sa ating setup na ito, mula sa PLC ang ating analog to digital converter, it siya yung panguna. So ito yung panguna, yung ating digital to analog converter naman ay pangalawa. So ang numbering nito, halimbawa kung ito yung panguna, ang kanyang designation ay 0. So 0 bit ito sa ating block location. So makita natin na 0 yung ating value na nilagay. Ito namang pangalawang device naman, dito naman nakalagay yung ating buffer memory area. So dito natin babasahin yung ating buffer memory. So in this case, ang ating buffer memory area ay 0. Ibig sabihin nito, babasahin natin yung value na nakaset, sinet natin mula sa PLC papunta sa ating ADC converter para ma-set natin kung ano yung mga channel na gagamitin at kung anong analog input yung ating gustong gamitin. So in this case, ang ating channel 1 ay naka-off, ang channel 2 natin ay nakaset sa analog input na negative 10 volts to positive 10 volts. Ang ating channel 3 and channel 4 ay naka-off din. So ang pang-apat na device, ito yung amount of information na ita-transfer. So depende rito. So meron tayong isang information lang, itong setting lang na ito na ita-transfer natin papunta sa ADC. Sa from instruction naman, ito yung ating example ng from instruction. So halimbawa, ito yung itong first device natin. Katulad ng from instruction, ito rin yung ating block location. So
ang ating analog to digital converter ay nasa first device mula sa ating main CPU or PLC, so 0 yung designation. Ngayon itong second device natin, ito yung average input value ng channel 2. Kung titingnan natin sa ating user manual, yung BFM number 6, ito yung channel 2. Ito yung naglalaman ng average input value na kinuha natin mula sa ating mga sample. So from ADC, ililipat natin ito sa ating PLC. So itong third device natin, ito yung location sa PLC kung saan natin ililipat yung value na ito. So yung ating average input value sa channel 2, ililipat natin sa data register number 0. So yung device number 4, ito rin yung amount of information to be transferred. So since isang channel lang naman yung ating inactivate, meron tayong isang information lang na itatransfer. So paano ang operation ng ating sample program na ito? Sa ating setup, meron tayong temperature transmitter. So ito yung ating temperature transmitter na 0 to 10 volts, at meron tayong temperature range na mula sa 0 to 100 degrees centigrade. So kapag ang ating temperature na ay nasa maximum, ibig sabihin meron na, or ang temperature natin ay nasa maximum na 100 degrees centigrade, meron tayong output na 10 volts sa mula sa transmitter na ito. So kung halimbawa ang ating temperature ay 50 degrees centigrade, ibig sabihin meron tayong output voltage na 5 volts. So yan ay ang ating input ay galing sa PT100 na RTD sensor. So ito ngayon, kung makikita natin, meron tayong 2.4 voltage na output mula sa ating temperature transmitter. So kung titingnan natin sa ating program, meron tayong digital output na 482. So 482 i-divide natin sa 20 dahil ang ating scale ay 10 volts is equal to 2000 digital output. So ang kanyang kalalabasan ito ay
Ang ating conversion dito, since linear naman ang ating output at ang ating temperature range ay 0 to 100 degrees centigrade, ibig sabihin sa 2000 digital output ang ating temperature ay 100 degrees centigrade. So i-divide natin sa 20 para makuha natin yung ating value dito na temperature. So sa 481 na digital output, meron tayong 24 degrees point 05 Fahrenheit degrees centigrade. So ito yon ang ating temperature ngayon na nababasa. Ito namang kung i-check naman natin sa ating voltage output, makikita natin na meron tayong 2.4 volts na reading. Dahil ang ating conversion naman, 100 degrees centigrade is equals to 10 volts sa ating analog output ng ating temperature transmitter. Kung titingnan natin, kung ikukumpara natin sa ating temperature, ito ay mayroong maliit na diferensya dahil hindi calibrated yung ating temperature transmitter pati yung ating mga instrument na ginamit. So meron tayong konting diferensya pero hindi naman nagkakalayo. So kung titingnan natin yan. So nagbabago ang ating temperature pag dinagdagan natin ng mainit na tubig. Ang ating reference ay medyo mabagal ang response dahil plastic yung kanyang temperature sensor. So paano ang operation ng ating program na ginamit? So dito makita natin meron tayong from instruction. Okay, so itong ating auxiliary device na ginamit ay M8002. Ibig sabihin, pag on ng ating PLC, meron tayong isang pulse lang. So pag nag-activate ito, kanyang i-activate ang ating from instruction. So first input device natin ay first device natin ay 0. Ito yung ating ADC. Ito naman second device ay 30. Ito yung BFM number 30. Ito yung ating device identification number ng ating ADC. So kung makikita ninyo, yung kanyang information na transfer sa ating PLC, sa ating data register number 4 ay 2010. So binasa niya yung ating kung ano yung identification number ng ating ADC. So dito naman iko-compare natin ngayon kung tama yung kanyang binasa. So naglagay tayo ng constant na 2010. Kapag nag-equal ito, itong value na ito, magko-close ang ating auxiliary coil na M0. So since nagtugma yung ating ADC sa ating constant, so nag-close ang ating contact. So sinet niya ngayon yung ating M1 na auxiliary contact. Okay, so once na nag-close ang ating auxiliary contact na M1, itong 2 instruction naman ay mag-activate naman. So first device natin ay K0. Ito yung ating analog to digital converter.
Ito namang K0, ito naman ngayon yung setup ng ating analog to digital converter na galing sa PLC. So sinet up natin bilang activate yung ating channel 2, at ang 1, 3 and 4 ay naka-off. So ang ating analog input ay negative 10 volts to positive 10 volts. So sa rang naman na ito, itong 2 instruction uli, meron tayong sinet na K66. So ito ngayon mula sa PLC, nagbigay tayo ng information sa ating buffer area number 2. So ibig sabihin nito, kung titingnan natin sa ating user manual, ang BFM number 2, ito yung setting ng kung ilang average sample sample na ating gagamitin para sa ating average na value. So in this case, nag-set tayo ng 66. So ang ating analog to digital converter ay nagre-read ng analog input ng every 15 milliseconds. So ito ay approximately 1 second. So every 1 second nagkukuha tayo ng average na value. So dito naman sa rang na ito, meron tayong instruction na from. So ang ating BFM ay number 29. Ito yung error status. So nag-set tayo ng 16-bit na auxiliary memory para basahin yung ating error status. So itong auxiliary contacts na ito, ito ang mga yon. Dito papasok ngayon kung ano yung ating mga error. So sa M10, ito yung ating bit 0, ito yung ADC error. So kung ano yung naging error natin mula sa bit 1 hanggang sa 3, kung nagkaroon ng error, ito ay magko-close. So since ito ay normally close, so normal ang ating operation. Halimbawa, nagkaroon tayo ng error dito, ito ay mag-o-open. So yung bit number 2, ito yung power supply failure. So sa ADC error, ito yung bit number 2, power supply failure. So ang bit number 10 naman, ito yung range error. So halimbawa, sumubra tayo sa range ng ating average value, ito yung our range ng ating digital output. Pag sumubra dito or less than negative 2048 or more than 2047, magkakaroon tayo ng error. So halimbawa, lumagpas tayo sa 10 volts na analog input. So since ang 10 volts ay 2000 units lamang, kapag halimbawa sumubra tayo sa naging 12 volts ang ating input, magkakaroon tayo ng error dito dahil ang ating range ay mag-overshoot sa mga values na ito. So ito naman ay ang average error. So ang maximum na average natin ay 4097. Pag sumubra dito yung ating nilagay na samples, magkakaroon din tayo ng error. So yan ang mga error status natin. So halimbawa, kung merong isa dito na nag-activate, ibig sabihin mag-open, so hindi tayo magkakaroon ng digital output dahil hindi mag-activate itong ating from na instruction.
So ito namang from instruction naman na ito, kung titingnan natin sa ating BFM memory area number 6, ito yung average value na makukuha natin mula sa channel 2. So input channel 2 natin, ito yung number 6. So ito yung mga average input value natin na mula sa ating sample. So in that case, meron tayong 66 samples. Yung average noon, yun ang kanyang papasok sa ating PLC. So saan yun pupunta? So papasok yun sa data register number 0 ng ating PLC. So sa ngayon, meron tayong 533 digital output. Okay? So dito naman, sa susunod na lang naman, ito ay hindi nakasama sa ating analog to digital conversion. Pero inilagay natin sa ating program para magkaroon tayo ng conversion naman mula sa digital output para may convert natin into temperature. So since ang ating temperature transmitter ay 0 to 100 degrees centigrade, dinivide natin by 20 yung ating output dito. So halimbawa, meron tayong 2000 na digital output dito. Ang ating magiging temperature ay 100 degrees centigrade. So since ang result natin dito ay floating number or merong decimal point, since ang ating analog na ating PLC na ginamit ay FX1N, wala tayong floating number na calculation. So ang kanyang remainder ay papasok sa kanyang next na data register. So yung remainder nito ay papasok sa D11. So ito naman magagamit natin para makuha natin yung decimal point ng ating temperature. So ito yon yung ating ginawang program para makuha natin yung ating decimal point. So kung titingnan natin, ito yung ating temperature base sa ating reading ng ating temperature transmitter. So ganun lang po ang paggamit ng analog to digital converter na FX2N4AD. So bawat analog module ng Mitsubishi PLC merong iba't ibang paraan kung paano gamitin. So dapat basahin natin yung user manual kung paano natin gagamitin. Dahil halimbawa dito sa FX2N 2DA na digital to analog converter naman, iba naman ang kanyang mga buffer memory number. Hindi na kagaya ng FX2N4AD. So hindi natin pwedeng gamitin para sa ating digital to analog converter. So yan lang po para sa ating analog to digital conversion. Maraming salamat sa panonood at abangan niyo po ang ating iba pang video tutorial.